Hello guys and welcome back to our channel. So ngayon po ay gagawa lang po tayo ng isang tip sa sakla o baklay kung paano na ang ginagawa ng nagagawa ng balasador na pinakat niya na yung baraha sa player pero alam pa rin niya ang tatama. So meron po kasi mga ganong case na mga player ay nag-request baka pwedeng makakat. Then sabay tatakloban, then bibirahin na. So ganito, pakakita ko po sa inyo. Halimbawa po, babalasa yung balasador na marunong magbalasa, dumiskarte. So siyempre, hanap ako ng gusto kong palabasin. So halimbawa po, yan. Ang ikinis ako ay 5 bastos, 4 na bastos na po. Ang kinakas ako po ay 4 na bastos. Yun po ang gusto kong patamain. So, pagkakasa ko po ganyan, syempre, nag-request yung player na baka pwedeng makakat, then tatakloban na, then sabay bira na. So, papayag po ako na makakat ka, pero isang cut lang. Para naman parehas, pair para sa dalawa, pinagbigyan kita sa request mo. So, kakatin mo lang ng isa. So, yan, pagkabalasa ko po ganyan, bibigay ko po sa kanya itong baraha na palakatin niya ng isa lang. Isang cut lang po sa gitna para po makita lang na fair tayo o parehas. So papayag yung balasador pagbibigyan ka dahil good player o sayang bibigay sa yung barado sa di kakatin mo naman ng isa. Isang cut. Yan, game. So sabay tatakloban na po yan. So di nagtatayaan na po yung mga tao. Ngayon, tatayaan na. So, bibirahin na po natin ang ikinakso ko po ay 5 bastos. So, titingnan natin kung yun pa rin ang tatama kahit pinagbigyan na natin yung player na mag-cut siya. Pero, nasunod pa rin yung gusto ng balasador na marunong bumalasa. So po, tingnan po natin. Ay, kinasa ko 5 bastos. Yan, namuro na po 4 na bastos. Ang kasama po niya na 5. So yun, 5 bastos po ang tumama, kasama po ay 5. So ganun, tumama pa rin po yung ikinasa ng balasador na marunong dumiskarte kahit may request na yung player na i-cut niya yung baraha. So isipin ng player na okay, nakat ko na. So period. Pero hindi niya alam pa rin ng balasador yung tatama. Kahit na kumat ka, nag-request ka, alam ko pa rin yung tatama. So, ganun po yun. Ganun po ang advantage ng balasador na marunong bumalasa. Nagagawa po niya yun kahit may request ang player na pakat naman. Pabuenas lang. O pagbibigyan kita isang cut lang para per sa'yo, per sa akin, o per sa lahat. Makita nila na kinat mo. So, ibig sabihin parehas. Then, hindi na ginalaw yung card. Then, sabay open na, sabay bira na. Pero, alam pa rin ng balasador ang tatama. Ganun po. Ayun po, ganun po ka-advantage ng balasador na marunong bumalasa. So, ganun po. Hanggang sa susunod po ulit, sana po ay patuloy lang po tayong sumubaybay sa ating channel at marami po kayong matututunan sa mga tips ng sakla o baklay. Ano po. Maraming salamat po and God bless.